Magandang araw po. Ang topic natin ngayon ay base sa naging experience namin kapag darating na yung Pasko o nalalapit na yung Pasko. Lagi kong napapansin noon na imbis na ibebenta ni Mama yung mga biik niya, pero kapag parating na yung Pasko, pinapalaki niya na yung mga biik para paabutin o gawing mga litsunin. Ang mga naging diskarte lang sa amin ay binibenta namin yung baboy bilang panglitsyon. Dahil ito yung panahon na kapag Disyembre na, mahal na yung mga baboy na panglitsyon dahil sa sobrang laki ng demand. Biruin mo ba naman, halos karamihan sa mga pamilyang Pilipino ay may handang litsyon. Bumibili sila sa mga litsyonan o kaya bumibili sila ng baboy na panglitsyon na sila mismo ang nagluluto. Kaya yung presyo ng baboy noon dahil medyo nagkaubusan at karamihan sa hinahanap ng mga litsyonero sa mga gusto maglitsyon ay mga native na baboy. Dahil sa mas maganda ito bilang panglitsyon, mas maganda yung balat nito at napaka-crispy ng litsyon na native na baboy. Madalas yung mga baboy na panglitsyon na binibenta ni Mama ay nasa edad na 4 months o yung mga timbang niya na hindi lumagpas sa 30 kilos. Dahil madalas sa amin, yung mga bumibili ng mga litsyonero, kapag lumagpas na ng 30 kilos, bumababa na yung presyo nila. Kaya ang hinahabol namin lagi noon ay maibenta na namin yung baboy bago lumagpas ng 30 kilos. Dahil kapag halimbawa ang presyohan ay 150 per kilo yung mga presyo ng litsyonin, pag lumagpas ito ng 30 kilos, umabot ito ng 31, ay binibili na lang nila ito ng 145 per kilo. Yun ay example lang naman. Kaya sayang din naman. Kaya kung meron tayong pagkakataon, meron tayong kakayahan na magbenta ng direkta sa mga consumers o tayo na mismo ang maglitsyon, mas maganda ito dahil mas malaki yung kikitain natin at hindi na tayo makapagreklamo sa mga ganong pangyayari dahil hindi na tayo babaratin. Kaya sa pagmamarket ng litsyon, kailangan meron din tayong idea. Alamin din natin kung paano magbenta, ano dapat yung mga presyohan nito, at saan ba natin talaga dapat ito i-market, at paano natin gawin yung pagmamarket natin dito. Marami namang mga pamamaraan ngayon, i-cherry offer natin, direkta dun sa mga kakilala natin. Ipuntahan natin isa-isa yung mga kapitbahay natin, mga kabarangay natin, yung mga kakilala natin na madalas naglilitsyon kapag Pasko. O kaya i-post natin ito sa social media kung sino yung gustong bumili ng litsyon. Kaya napakadaming paraan para mag-market sa ating mga produktong farming. Kaya base sa aming naging experience, base sa ating nagiging obserbasyon, kapag panahon ng Disyembre, ito yung talagang pinakakalakasan ng litsyon. At yung mga nagbebenta ng mga baboy, dito sila kumikita. Lalong-lalo na yung mga litsyonero dahil mas mahal nilang maibenta yung mga baboy sa panahon ng Pasko dahil nga sa sobrang demand. At syempre, minsan mas mahal na rin nilang nabibili dun sa mga farmers yung mga baboy na panglitsyon. Maliban pa dito sa Pasko, madalas tuwing graduation, isa rin yan sa panahon na kalakasan ng panglitsyon na baboy. Isa yan sa seasons na laging inaabangan ng mama ko para magbenta ng panglitsyon o magpapalaki ng baboy bilang panglitsyon. Dahil madalas din na papansin namin na kapag dumarating yung panahon na hindi naman sobrang in demand yung mga litsyon, talagang nabebenta din namin ng mas mura yung mga baboy na panglitsyon. Kaya doon, napagdesisyon na ni Mama na kung minsan magbebenta na lang siya ng mga biik. Dahil pa nga lang din doon sa sistema namin na nagbebenta lang kami doon sa mga litsyonero. Pero kapag nabuo na natin yung ating mga plano at magawa na natin yung direkta na maibenta doon sa mga consumers, makapagpatayo na tayo na sarili nating litsyonan, at makakonect na tayo dun sa mga consumers natin via online, via social media, o kaya kapag naaalok na natin yung ating mga produkto doon sa mga iba pang mga kakilala natin o maging hindi man natin kakilala. Basta importante, kailangan natin magkaroon ng magandang connections doon sa ating mga posibleng maging clients, maging customers. Dahil dyan magsisimula ang success, yung pagkakaroon ng connections doon sa posibleng maging bibili ng ating mga produkto. Ang importante lang, pagagandahin natin yung produkto natin, lagyan natin ng additional value in terms of quality upang mas tatangkilikin ito ng ating mga kakilala. Dahil lahat naman ng produkto, maging sa serbisyo, kailangan merong kakaiba, meron tayong value na nilalagay. Dahil yun yung key para maging successful tayo dun sa ating ginagawang negosyo. Kung ikaw ngayon ay merong mga backyard pa lang na pag-aalaga ng baboy, yan ay palaguin mo at balang araw yan ay isang napakagandang negosyo din. Dahil lahat naman ay nagsisimula sa konti, lahat naman ay nagsisimula sa maliit. At yun ang pinaka the best na panimula. Yung nagsisimula ka sa konti muna, nagsisimula ka sa pakunti-kunting customers muna, hanggang sa ikaw ay makilala. Kaya kapag mayroon tayong mga produkto, gawa natin ng pinaka best natin, ibigay na natin dun yung pinaka best para
mas ma-appreciate ito ng mga unang bumibili dahil sila din ang magbibigay sa iyo ng dagdag na mga customers kapag ikaw ay ni-refer nila dahil nga doon sa na-experience nila na quality mong produkto at magandang serbisyo. Pero dito sa pag-aalaga ng baboy, minsan kailangan din natin ng timing kasi kung minsan sinasabi natin na sa darating na Pasko, malakas ito dahil sa demand, posible rin na magkaroon ng marami ding baboy dahil alam nila na malakas ang demand sa Pasko, so mas marami ang mag-aalaga. Kaya meron pa rin risk, yung hindi pa rin natin masabi 100% yung kasiguraduhan. Lahat naman ng negosyo merong risk at lahat ng negosyo merong advantage, merong disadvantages. At yun yung kailangan natin bigyang solusyon. At kailangan din natin mag-research, kailangan natin alamin, o kailangan natin bantayan yung market natin. Kaya hindi rin practical na maglabas ka kaagad ng napakalaking halaga para lang mamuhunan sa ganito. Mas maganda pa rin na magsimula ka sa konti at iset mo yung goal mo o mag-set ka na dapat by after 2 years, 3 years o maging 10 years man yan, depende sa kakayahan mo, depende rin sa puhunan mo. Meron ka lang maraming panglitsyon pagkasapit ng Pasko. At hindi po pwede rin yung agad-agad na ngayon, kailangan itong Pasko makapag-provide ka na kaagad. Dahil yun ay risky rin dahil sigurado mamumuhunan ka ng mas malaki. Dahil tulad nga ng nabanggit natin kanina, ito lang yung mga nagiging observasyon natin, naging experience natin. Pero sa future, hindi pa rin natin malalaman kung ano ba talaga yung mangyayari. At hindi rin natin malalaman kung posible bang magkakasakit pa yung mga alaga natin, wag naman sana. Kaya lagi nating sinasabi na lahat ng negosyo na gagawin natin, kung gusto nating mas malaki ang kita, doon mas malaki din ang risk. Kung naman sa negosyo na maliit na yung puhunan o pang matagalan, yun naman yung mas mababa ang risk. Katulad ng magsisimula ka sa pagbababuyan. Magsimula ka sa native, pakunti-kunti muna. Magsimula ka ng isang inahin, dalawang inahin. Alamin mo muna ng husto lahat ng pamamaraan, lahat ng pasikot-sikot dun sa pag-aalaga mo. Maging dahan-dahan ka muna ang magpakilala ng market mo. At sumali ka muna ng dahan-dahan sa mundo ng pagbababuyan. Magpakilala o kilalanin mo yung mga kasamahan mo sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Alamin mo yung mga pamamaraan nila, alamin mo yung market nila. So yun yung pinaka mababa ang risk kasi nga inaalam mo muna lahat, dahan-dahan mong sinisimulan. At habang tumatagal, mas marami na yung alaga mo, mas maliit na yung chance ng problema kasi mas alam mo na, mas kabisado mo na yung pagpapatakbo mo dun sa babuyan mo. Bukod sa pag-alaga ng baboy, pwede rin natin isabay na mag-alaga tayo ng iba pang livestock katulad ng kambing, manok, para meron pa rin tayong iba pang source of income. Kung sabihin man natin di maiwasan na magkasakit yung alaga natin, meron pa rin tayong chance na kumita pa rin doon sa iba pang mga livestock. Maraming maraming salamat po!